it is one thing to propose a bill, but have you studied the mechanism by which you will apply this? Kasi in some you know, when I was thinking about your bill last night, sabi ko, paano ito? Bibili na naman ng Philippine government na napakaraming GPS tracking or signal emitting devices, or ito ba i-assign sa barangay, pahihiram lang dun sa mga nagpapalaot, or KKB tayo, kanya-kanyang bili? Sito sa aking ano, sa aking proposed bill, siyempre hahanap tayo kung saan tayo makakuha ng budget, kung bibigyan tayo ng budget ng gobyerno, kung may papasa natin to, kasi ito talaga dapat i-require natin. Mm-hmm. Dapat i-require natin na this is part dapat ng programa ng gobyerno, na since napakarami nating mangingisda, dapat talaga meron tayong budget. But pwede ang gawin natin dito, partly merong babayaran ang mangingisda, hindi naman 100% na shouldered by the government. Ang mahalaga dito sito is ma-educate natin yung lahat ng ating mga kababayan na ito yung kanilang hanapbuhay, na yung ginagawa natin ito ay pagbibigay sa kanila ng protection pagdating doon sa kanilang hanapbuhay at sa kanilang sarili. Yeah. Doon sa provision ng ating ano, ng ating batas, like yung equipment, yung ating mga GPS. Hindi siya ano, hindi siya sa ngayon namin masyado pang hinanap, sa namin kukunin. Pero dapat ito yung nakasama doon sa ating General Appropriations Act, na talagang dapat bigyan ito ng budget. Sito kasi, like, mabalikan ko lang kanina yung aking binabanggit. Yeah. Doon sa ano, doon sa, for example, sa aking distrito, ang ating ano, ang ating munisipalidad ay 12 bayan. Ayon sa aking ano, ayon sa aking nakuhang record, we only have 93 Bantay Dagat sa aming distrito. So yun yung ating nakikita ngayon. Aside from that, Sito, like sa budget ng BIFAR, yung nakikita kong budget na nakapropose natin sa ngayon sa 2023 budget ng ating pamahalaan, we only have 13 million pesos for the whole country. For what? Para sa budget ng Bantay Dagat natin.